si Eddie Montales. Hinatid siya ng isang taxi driver sa ating headquarters, no? At humihingi po siya sana ng tulong. Ngayon lang po yan, Idol Rafi. Ngayon, as in ngayon lang po. Okay, at humihingi po siya ng tulong para mapacheck up sana dahil naninikip daw po yung dibdib. 12 years na rin po siyang PWD o bulag. As per barangay, wala na pong pamilya si tatay. Nasa linya natin, Idol Rafi, yung isang staff natin na si Erica at kasama niya po si tatay Eddie Montales. Okay. Magandang hapon po, Sir Eddie. Hello? Okay, hinatid po siya ng taxi driver kanina. Hello? Napakabait ng taxi driver. Libre, hinatid siya. Erica, para mapabilis tayo, ikaw na magsagot. Okay, ano yung mga kailangan ni Sir? At bakit? Ano yung sakit niya? Pa-check up daw po kailangan ni Sir, Sir Idol. Idol? Yes, Sir. Kaya mo muna sa Dr. Idol. Isang panganak ni Eric, hindi ka makaintindihan kaya tawag ko butong-buto na. Baka ano? Pwede niyo ako matulungan, Idol. Hinintay ko na kayo matapos sa election. Congratulations, Idol. Opo, opo. Pwede muna ako sa doktor para kamahal niyo na. Sige po, ano po yung... Mga kapatid ko, kung pwede reklamo. Nireklamo ko sa inyo, kaya lang baka nasunin ako. Walang tumutulong sa akin, Idol. 20 taon na akong bulag. Wala man lang umaakay sa akin. Nagbabata ako ng umaakay. Ngayon po, Sir, namatay niya nagbibigay sa akin ng pera. Hindi naman sa akin sa taxing 500. Inipit ko pa ng Pasko yun. Hindi ko sinabi sa mga kapatid ko, hindi naman ako binibigyan ng pera. Bibigyan ako 200. Sa makakarating yung 200, masasantan, 4 na buwan. Yung 200, 500. Opo, ay, opo. Ay, katalawan na ako, darin yung mula sa doktor. Opo, wala, sir. Tapos hindi pa makakain, Idol. Opo. Para mamama natin na doon. Opo. Sir, ganito. Mayroon na ako, Idol, wala ka bang ko. Hingigaan ko, Idol, para maganda pa yung kulungan ng aso mo, Idol. Oh. Pag natin pa ng mga isa ko yung bahay ko, kulungan mo na ako, Idol. Okay. Erica, sabi dito, hinatid siya ng taxi driver's headquarters natin. Opo. Dahil nanikip ang dibdib niya, gusto niya ng tulong. Opo, sir. And then 12 years na siyang bulag. Opo. At ayon sa barangay, wala siyang pamilya. Mga kapitbahay na lang yan, tumutulong para kay tatay. Opo, sir. Okay. Mag-isa lang po si tatay, sir, sa bahay po. Mag-isa lang siya. Wala nag-alaga sa kanya. Opo. Dali natin si tatay dun sa Home for the Disabled para siya ay maalagaan. Okay? For the meantime, tawag ka ng Erica ng reporter para bilhin natin si tatay ng mga damit, kung ano pa yung mga gamit niya. Kasi kung mag-isa lang pala siya sa bahay, mahirap. Wala mag-alaga sa kanya. Kinontak na rin po natin yung barangay, sir. Kasi kakahatid-atid lang po niyan sa ipagamot din natin siya. Yes, sir. Yes, sir. And then bigyan natin lahat ng pwedeng maibigay ng mga gamit. Secretary Girly Maning, Barangay 354, Malanday, Valenzuela. Maganapon po, Sec. Girly Maning. Good afternoon po. Kailan niyo po itong si Eddie Montales? Sir, opo. Kabarangay po namin dito yan sa Malanday. Okay. Hinatid po siya sa amin ng isang taxi driver sa headquarters namin. So, kami po ay gagawa ng coordination po sa inyo para ipu-pull out na po namin siya sa kanyang tiraan dahil mag-isa lang pala siya doon. Dadalhin po namin siya opo. Sa isang center. Nang sa gayon, mabigyan na po siya ng nararapat na tulong. Opo, sir. Ano po sa palagay ninyo ang pwedeng magawa natin para dito kay Sir Eddie bukod po doon sa mga pagpapagamot sa kanya? Bali, sir, kung ano po ba, susunduin po ba namin si Retia dyan o para kami po ang magpagamot po sa kanya o ano po ba? Kami po ang magpapagamot, kayo ma'am. Po. Opo. Opo. Kasi ma'am, ayoko na siya tumira dyan sa bahay na yan at dahil mag-isa lang siya. Mag-isa lang po siya eh. Kaya nga, at siya ho pala ay bulag. Opo. Oo. Eh kaya tinatanong ko, baka mamaya meron siya mga utang dyan, kung ano pa pwede ko may tulong, bayaran ko yung mga utang po, niya. Wala naman po. Wala siya. Kapag pumunta po sa barangay yan, ang kasakasama po, mga pedicab driver, pagka po nangingipaw siya ng tulong. Yun na po yung alam ko po kay Sir Eddie Montales. Buti pa yung mga pedicab driver, tinutulungan siya. Opo. Mm-hmm. Sige po, ma'am, pupunta kami dyan para kunin na po yung mga gamit ni tatay. Opo. For the meantime, habang pinoprocess pa po yung kanyang mga papeles sa center, i-check-in muna namin siya sa hotel. Okay po, sir. Sige po. Okay? Mm-hmm. Pero yung mga gamit po niya, kukunin po namin. At Erica, okay, bibilan natin ang mga damit si tatay ngayon mismo. At hindi siya babalik. Okay. Babalik kayo doon sa lugar niya, pero kunin yung mga gamit. Okay? Sige, and then didiretso natin sa hotel.
Okay po. Si tatay. Tay, huwag ka mag-alala. Mga gamot din, bibili namin kayo. Okay? Ayan, tatay. Kinakausap ko kayo. Pati wheelchair. Apo. Yes, sir. Bakit yung dalhin muna sa doktor ngayon? Kahit naiwan na ako doon mag-isa, malapit na ako sa banyo. Senador, sige na po. Oh, sige po, sige po. Meron ba tayong reporter dyan? Maghahanap po tayo, Idol. Sige, sige. Erica, magpapadala akong reporter para samahan si tatay ngayon mismo. Baka meron siyang iniindang karamdaman. So, dadalhin natin today. Today, okay? Standby lang kayo dyan tayo, Erica. Para tingnan po isang reporter dyan para samahan siya sa ospital, okay? Salamat po, Secretary Girly Maning. Magandang hapon po. Patulong po, sir. Salamat po. Pwede, tutukan niyo to. Kasi yes, nagpapatid siya. Kung nagpapatid siya, ibig sabihin meron siya nalang daman ngayon mismo. Opo. ER siguro to. Okay?